So ngayon naalis muna ako kasi may pupuntahan tayo ng kakulab natin, no? So pupunta tayo dito lang, malapit lang dito sa may batasan lang. So magtuturo siya sa atin kung paano ba gumawa ng sublimation mugs. Actually guys, no, marami nagre-request sa akin na ituro rin yung sublimation mugs, no? Na pwede ko na maituro, no? Kaso para lang maiba, no? Baka kasi sawang-sawa lang kayo sa mukha ko, kaya maghahanap muna tayo ng iba magtuturo sa inyo. Unang-una guys, no, para ma-expose rin yung ibang printing business, no? Kasi guys, ang printing business is helping business. Tutulungan ko sila na ma-expose yung kanilang mga shop. Tapos guys, no, kapalit naman noon is tuturuan nila kayo kung paano ba gawin yung mga services na ino-offer nila. So alis muna ako guys, no, para mapuntahan ko na siya yung magtuturo sa atin kung paano ba gumawa ng sublimation mugs. So nandito na ako guys sa ating destination, no. So nandito tayo sa may bandang batasan lang rin naman, malapit lang rin naman to. RV Shirts and Souvenir Area C Talanay Branch. So yung cellphone number nila 0999-581-6554 and 0967-312-9813. So meron rin silang FB page, RV Shirts and Souvenirs, no. So hanapin nila sa FB sa mga gusto mag-avail ng mga shirts and souvenir na malapit dito sa may batasan. So ganda ng tagline nila guys, no, let the design create your memories. So ito guys yung kanilang shop. So mapapansin nyo maliit lang rin naman yung shop nila. Ganun na naman tayo guys, no, maliit lang naman ang kailangan natin ng shop. Di naman natin kailangan ng malaking shop sa printing business. Pag may printing business kayo, gawin nyo ng parang sari-sari store, no. So hindi naman sari-sari store na magtitinda kayo ng Max Candy or something. So gawin nyo lang guys, magtinda kayo guys ng mga school supplies yan. Mga pang grade 2, ito mga folder, at kung ano-ano pa. Yan, tapos ito yung mga gawa nila. Ah, ako nga po pala si Romel Butalon, na ako po pala yung owner po ng RV Shirts and Souvenirs. Located po ito sa Area A, Talanay, number 29, Batasan News, Quezon City. And then meron rin po kami branch po sa 5A, Cagawad Road, Area A. Dito rin po, along highway na po yung isang branch po namin. Bali po, nag-umpisa lang po ako sa panonood po ng YouTube. Kalauna, natutunan ko yung mga basic na mga ginagawa sa printing, kagaya ng pag-print mga sticker, paggamit ng Photoshop, and then yung paggamit ng iba't ibang printer. Bali nga po pala ang RV Shirts and Souvenirs, nag-offers po kami ng mga souvenirs po para po sa kasal. And then meron din po yung para po sa dibu. And then gumagawa rin po kami ng mga pillow. Gawa po siya sa sublimation. Pwede rin po siya pang giveaway po. Salimbawa po sa mga birthday, binyag, pwede rin po siya. And then meron din po kami magic mug. Pag sinalinan mo siya ng mainit na tubig, tsaka po lumalabas po yung pinaka-image niyo po. And then gumagawa rin po kami, ma'am sir, ng mga t-shirt. Halimbawa po, sublimation, meron din po tayong DTF, silkscreen po, gumagawa rin po tayo ng... Bali nga po pala, napag-usapan po namin ni Sir Marlon na tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa po ng magic mug. And then, the same time, yung white mug po. So, Sir Romel, no, so maraming salamat sa pagpapaunlak nyo sa akin dito sa inyong shop. No, kasi malapit lang talaga si Sir, no, kasi marami nag-aalok sa akin ng... Sila Roy gagawa ng vlog na to na makipag-collab sa atin. Kaso, syempre, doon tayo sa malapit. Kasi isang kanto lang si Sir, nandito na ako kaagad eh. Tuturuan niya tayo ng paano gumawa ng white mugs, no? Pero as a bonus, kasi nakita ko sila guys, no, gumagawa rin pala sila ng magic mug. So ituturo na rin sa atin ni Sir, no, kung paano ba gumawa ng magic mug. Imbis na isa lang yung ituturo niya sa atin, magiging dalawa. Hello guys, no? So nagkameron kami ng konting technical difficulty kahapon, no? Kasi yung camera ko is naghang siya. So nung pag-uwi ko dito ng bahay, di ko na malayan na hindi pala na-record guys yung pagle-layout ni Sir. So ang gagawin nyo lang guys, no, mag-open kayo ng MS Word tapos idadrag nyo lang dito yung image nyo. For example, ito yung image natin. So ang gagawin nyo lang guys, no, i-right click nyo lang tong picture, then size and position. Tapos aalisin nyo lang guys yung check itong lock aspect ratio. Height niya guys is 3.5, tapos yung width niya guys is 7.75. Yan, so ganyan guys ang itsura nito. Tapos para pwede natin siya guys iurong-urong, no, gawin nyo right click nyo, then wrap text, tapos lagay nyo lang na in front of text. Yan, so pwede natin siya iurong-urong. Tapos nga guys, no, ayaw nga kay Sir, no, ang gagawin natin dito is tataasan natin yung brightness nito. Kasi kapag ito lang yung pinprint natin at nilipat na natin sa baso yan, ang mangyari yan is masyadong madilim yung image. So paano gawin guys na dagdagan to ng brightness? Ang gawin nyo lang is right click nyo lang siya, then format picture. Tapos dito guys sa may picture, no, picture correction, tapos yung brightness niya guys, no, gawin nyo lang 20%. So si Sir ginawa niya to sa may Photoshop, tapos ang ginawa niya dito guys is 50%, no. So depende rin yan guys sa app na gagamitin nyo. Kasi guys, hindi naman lahat meron Photoshop, no. So ginawa ko lang siya dito sa may Microsoft Word. Tapos guys, kapag nataasan mo na yung brightness, no, ang gawin mo, double click mo ulit siya. Tapos punta ka lang dito, itong rotate. Tapos i-select mo lang tong flip horizontal, no. Kasi mirror image ang tawag dyan. So mamaya guys, malalaman nyo kung bakit kailangan i-mirror natin yung image natin. Gawin mo lang, Ctrl-C, Ctrl-V, paramihin lang natin siya. Ctrl-C, Ctrl-V. So tatlong baso ang pwede nating magawa sa isang A4. Tapos kapag okay na guys yung layout natin, ang gagawin natin is i-print na lang natin siya.
So i-click natin tong file, then print, printer properties, tapos dito i-click natin tong Epson mat, tapos high, tapos pwede na natin siyang i-print. So about naman sa layout guys, no, para hindi na kayo mahirapan mag-layout, no. So inaanyayahan ko kayo na mag-member dito sa may Creative Fabrica. So for the first month guys, ang babayaran mo lang is $1, no. So kapag nag-type ka dito ng Sublimation Mugs, yan, so sobrang dami ng design na makukuha mo dito. Yan, kung mapapansin mo guys, no, ang mamahal ng mga presyo niya, merong $6, may $4. Pero guys, pwede mo i-download yan for just $1 for the first month dito sa may Creative Fabrica. So kung paano mo ma-avail yun guys, no, check mo lang guys yung link dyan sa may description section nitong video na to para ma-avail mo to guys for just $1, no. Kasi kapag hindi yung link dyan guys ang kinlink mo, no, hindi mo siya ma-avail ng $1. So makikita nyo guys, no, napakarami yung design ng mga Sublimation Mugs. At siya nga pala guys, no, lahat ng gagamitin na sa video na to, katulad ng printer, ng mag press, ng mga baso, sublimation paper, cutter, at syempre yung sublimation ink, lahat yan pwede nyo i-avail sa amin, no. So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa may channel ko para bigyan ka guys ng special discount. So balik na tayo guys kay sir, no, kung paano ba ang process ng mugs printing. Bali po pala, pag ako po pala yung nagpiprint ng sublimation, ang ginagawa ko po, ina-adjust ko po yung pinaka brightness niya po. Okay. Bakit mo sarili na adjust yung brightness niya? Pag piniprint ko po kasi siya sa mug, medyo dark po siya. Kaya po, ang ginagawa ko po, ina-adjust ko po yung pinaka-brightness niya po. Yun sa akin po, depende po kasi sa gumagawa eh. Sa akin po, opo, inaabot po siya ng 50. Yung contrast, sir, hindi na? Hindi na po. Okay, so sa brightness lang? Sa brightness lang. Okay. And then, tsaka ko po siya ipiprint sa sublimation printer. Bali, ito po pala yung pinaka-finished product po natin, na-print na po natin siya. Bali po, ikakat po natin siya. Bali po sa isang A4 po makakagawa po tayo ng tatlo. Bali, pag ako po pala nagkakat ng sublimation paper, ang ginagawa ko po, kinakat ko po yung mga side niya para po maiwasan po natin yung mga dumi na hindi po natin nakikita na sumama po dun sa mag. Bali, ito po pala yung ginawa po natin kaganina. Kung mapansin nyo po, naka-flip po siya or naka-mirror po siya. Bali ma'am sir, eto na po pala siya. Yung nakat po natin, bali ilalagay po natin siya dito sa ating mug. Pagdidikit po natin ng sublimation paper, gumagamit po tayo ng thermal tape para hindi po siya umiwalay po dito sa pinakamug po natin. And then, ang kagandahan kasi ng thermal tape niya, kahit anong init po, hindi po siya nasusunog. Gupit lang po tayo ng 2 piraso. Tapos ngayon ma'am sir, ididikit na po natin siya. Make sure lang po ma'am sir na naka-center po siya. So sa gilid pala sir, sa may bandang hawakan, meron Apo. Talaga siyang allowance. Opo, meron po siyang allowance. Isa po sa dahilan po, kaya meron po siyang allowance dahil madalas po hindi na po siya naluluto. Kasi po, ipinapasok po dito yung mag. So magkabilang side lang sir? Opo, magkabilang side. Sila, hindi na po yan kakalas eh. Ito po yung mag-press po natin. Bubukas lang po natin siya. And then, kung mapapansin nyo po, meron po siyang temperature, set, and then time po. Sa temperature niya po, it's 350. Okay, so paano natin gagawin niya, sir? Okay, ito lang po. I-adjust nyo lang po siya. Dyan, i-adjustan dyan. I-adjustan so, po siya. Sa 350 degrees. And then yung next po, isiset naman po natin siya sa timer niya po. 120 seconds po siya. 120 seconds. Apo, okay. Yung pinaka-timer naman po niya. Pag set na po, pindut na lang, pindutin ulit po natin yung mode and then kusa na po siyang aangat yung temperature niya hanggang ma-reach niya po yung 350. Okay. Bago po natin po siya isalang yung ating mug. Pareho yan sir, sa Magic Mug saka sa parehas lang po sir. Mug, pareho lang sila ng temperature. Opo, parehas lang po ng temperature. So guys, pag minamoy kayo na mabaho, ito yun. Rubber. Yan, mabaho yung rubber talaga nito. No? Baka kasi magulat kayo, baka akala niyo karabi yung mabaho. Hindi yun, yung rubber yun po, yung rubber. Yan, so itinay na natin guys, no? So malapit na rin naman, 322. Then tsaka po natin ilalagay po yung ating mug. Pag na-reach niya na po yung 350. And then kuklose lang po natin siya ng dahan-dahan. Tapos hihintayin na lang po na ulit natin siya. Kasi bababa po yung temperature niya pag nakasalang po yung mug. Then hintayin po ulit natin ma-reach po yung 350. Tsaka po lalabas po yung sa timer niya. Na-reach niya na po yung temperature na 350. And then pindutin lang po natin siya dito po sa pinakagilid. Yan. Tapos po meron po siyang 120 and then unti-unti pong bababa po yung timer niya. And then pag nag-0-0 po siya, pwede na pong tanggalin po yung ating mug sa ating mug press. A few moments later. Yan. Bali guys, yan, nag-0-0 na po siya. Ma'am sir, okay na po yung sa timer po natin.
And then, tatanggalin na po natin siya sa ating mug press. Bali, ito po pa lang yung finished product po natin, ma'am sir. Bali, kakagaling niya lang po sa ating mug press. Pag first time ka lang po nagagawa, wag na wag po nga hawakan kasi sobrang init niya po. Opo, pwede po tayo mapasok. So, mamaya na natin tutuklapin. Okay, mamaya na po. Palamigin lang po natin siya ng bagya, sir. Next naman po natin na isasalang po, ma'am sir. Yung ating white mug, ipasok lang po natin siya ulit. So, same settings lang yan, sir? Yes po, same lang po. And then, kung mapapansin nyo po, unti-unti ulit po siya mababa. Yung pinaka-temperature niya po na 350 degrees po. And then, hihintayin po ulit natin siya na umangat po siya hanggang 350. Hanggang ma-reach niya po yung 350 degrees. And then, tsaka po ulit babalik yung timer niya na 120. Okay, bali po, nag-350 degrees na po siya. And then, pindutin po ulit natin itong button na to. And then, 120, hintayin ulit natin po siya mag-0-0 bago po ulit natin tanggalin po yung ating mug. A few moments later. So, bali guys, tapos na po yung 120 seconds. And then, kukunin na po ulit natin yung ating mug. Yan. Yung hawakan, sir, hindi mainit, no? Hindi pero po. Pero yung baso. Sobrang init po, sir. Opo. Talagang mapapaltos po yung okay. Kamay pag inahawakan. Pag lumalamig po yung magic mug, unti-unti po siya babalik po dun sa color niya na black po. Kaya pamapansin nyo po, medyo dirty white yung kulay niya kumpara po dito sa standard na white mug. Tapos pa tatanggalin po natin siya. Ayan. Ayan. Tundo. Pag first time po, huwag lang pong tatanggalin. Ako po kasi ginagawa ko. Siyempre, tagal na nag-print. Ginagawa ko, sinusongkit ko lang po siya. Sa mga ano na to, mga veterano na to, sir. Baguhan, huwag mo itong gagawin. Sinusongkit ko lang po siya ng ano. Ayan. So, huwag nyo nga hawakan guys yung baso pag bagong labas dun sa mag-press. Kasi mapapaltos yung kamay nyo, baka mawala yung fingerprint nyo. Fingerprint nila, hindi na sila makilala. Wala po talaga. So, umipex sir yung ano natin? Ay, tinasa natin yung brightness. Kasi pag hindi po tinasa yung brightness, talagang sobrang dilim po nung pagkakaprint or sobrang dark, hindi po makukuha yung pinakakulay niya po. So yun talaga sir ang explanation, no? Kasi iba, no? May mga bumibili kayo sa akin sir ng mga mag-press na package tapos sabi nila bakit raw ganito yung print masyado raw dark. So yung pala explanation, no? Normal pala yun sir. Normal po so, talaga. So kailangan nilang i-adjust yung brightness. Sa brightness po. Yung iba naman po ang ginagawa po nila sa settings naman po ng printer. Doon naman po nila ina-adjust. Okay. Kung mapapansin nyo po, unti-unti na po siyang babalik po sa color niya po na black and then matatakpan po yung pinaka-image niya. And then makikita po ulit natin yung pinaka-image niya once na binuhusan po natin or nilagyan po natin siya ng mainit na tubig. So ito na po yung magic mug po natin nung lumamig na po siya kung mapansin nyo. Black na po ulit siya. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po siya tinawag na magic mug. Halimbawa po lalagyan po natin siya ng mainit na tubig. Unti-unti pong lalabas po ulit yung kanyang design. Tapos pag lumamig ulit, sir, babalik ulit po siya. Mangingitim po ulit siya. So yan guys, no, so tapos na yung tutorial natin ng mug na white. At syempre, guys, yung tutorial natin ng magic mug yan. So dito muna tayo, sir, no. Magkano ba sir ang puhunan nito? Bali, ito po yung white mug. Pinakapuhunan po nito nasa 40 pesos po siya. Halimbawa, maramihan po siya, pwede po siya hanggang 80. Tapos pag paisa-isa naman po, pwede po siya hanggang 120. Okay, 120. Opo. Yung iba nga, binibenta pa to 150 pag paisa-isa. Katulad ng nakaraan, sir, diba meron kayong na close deal na 300 na ganito? Opo. So, binenta nila raw guys ng 80 pesos ang isa. So, 40 pesos yung puhunan nyo, tapos 80 pesos. So, meron kayong 40 pesos na tubo. Times you guys sa 300. So, kumita sila ng ilang araw nyo sa ginawa? Ginawa yun na 2 days. 2 days. So, guys, dinawa nila ng 2 days, kumita sila ng 12,000 pesos. Malinis na. Diba? Grabe, malinis. No? Parang 6,000 per day. Yes. Dahil nyo pa yung pumapasok sa opisina. Diba? Totoo yung sinasabi ko sa inyo guys na kapag nag-printing business ka guys, no? Daig mo pa yung pumapasok sa opisina kasi mas malaking kikitain mo dito. So dito naman tayo sir sa ating magic mug. So magkano sir ang puhunan nito? Ang bali sa magic mug naman po, nagre-range po siya ng hanggang 60 po. 60 pesos ang puhunan natin. Ang bentahan naman po niyan, pwede po siya halimbawa isang piraso lang po, pwede nyo po siya makuha ng hanggang 180 to 170 po siya. Yun, so 170 pesos to 180 pesos. Pag maramihan naman po. Yung pag maramihan.
pwede pa po siya ibaba po. Magkano sir? Magre-range po siya hanggang po 150 hanggang 140 naman po. Depende po sa dami po ng ipapagawa. Grabe no? Parang mas malaki yung tubo mo pala sa Magic Mug. Mas malaki po talaga. Mas malaki no? Kasi 60 pesos, so kung 140, meron kang 80 pesos ang isa sa doble. So halimbawa lang naman na 300 ulit yung pinagawa sa inyo ng mas Magic Mug. So meron kayong 80 times 300. So magkano yun sir? 24,000? 24,000? 24, grabe yun, no? 24,000. Saka naman makakita nakapulot ng 24,000 tapos dalawang araw mo lang gagawin. So sa mga ayaw magtayo ng printing tapos gusto nyo lang magpagawa ng mga ganito, ng mga mugs, souvenirs at kung ano-ano pa, no? So saan nga ulit tong pwesto nyo? Located po kami po sa number 29, Area C, Talanay, Batasan Hills, Quezon City. Meron din po sa 5A Cagawad Road. Yung cellphone number po namin, 0999-581-6554, 0967-312-9813. And then, pwede rin po kayong kumontak po sa aming FB page, RB Shirts and Souvenirs po. So guys, so i-like nyo na rin yung kanilang FB page, no? Kasi marami rin kayong matututunan doon na mga tinuturo rin naman nila, no? Kahit paano. Sir, ang kinaganda sa printing business, no? Helping business tayo. Yes. No? So katulad niya ni sir, kamukha ko rin, hindi rin siya naniniwala sa competition. Kasi konti lang naman talaga tayo nagbi-printing business, no? So tayo-tayo na lang yung magtulungan. Kasi sir, marami yung kinontak rin naman na baka gusto nga rin nila magturo, no? Yung iba sa kanila nire-reject talaga kasi ayaw nilang ituro, baka raw maging kompetensya. Hindi ako naniniwala sa kompetensya. Hindi po. Oo, wala talaga kompetensya. No, mas maganda kasi guys, kung may printing business ka, magtulungan tayo. So maraming salamat sir sa pagpapa-unlock niyo sa aking vlog, no? So yun nga guys, so ulitin ko lang, no? RB Shirts and Souvenir. Hanapin mo lang sila guys sa FB, no? Si-like nyo na rin para, yun nga, para marami tayong matulungan na nagbi-printing business. Shoutout po pala kay Kuya Romel Balingod. Dati rin po namin siyang customer na tinuruan ko rin po mag-start po ng business po na printing. Tapos lahat ng ginamit namin dito sa vlog na to, no, mula printer, sublimation paper, mga baso, pati guys yung sublimation ink at syempre yung mag press machine, no. Yung guys, sa mga gusto mag-avail yan, gusto mag-start rin ng ganitong business, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe channel ko. Syempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, huwag kang mahihiya na mag-comment down below kasi mahilig ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. Siya nga pala guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic dito sa buong Pilipinas. So kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys kung paano tayo pareho makikinabang. And lastly, kung gusto mong suportahan tong channel ko na to, no, lahat ng video ko guys meron dyan sa may ilalim nakalagay na join button. Pag kinilig mo yan guys, no, magbabay ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye bye. The printing shop, ice na sulit pa.